Welcome back to my channel. This is Sir Paya. So, hindi mo natin yung ating ginawang PO system for Istobar. So, ito yung unang lalabas once na-run natin yung system. Meron siyang change date and time, saka proceed. So, importante kasi sa isang system is, especially sa cells, tama yung oras at saka yung pizza. So, pag mali, then click lang natin itong change, then palitan lang natin. Pero pag tama, i-skip na lang natin. And then, meron tayong security form or the login form. So, meron tayong dalawang ori ng user. Isa ay si admin. At saka yung isa ay si cashier. So, lagin muna natin ang cashier. Ito yung form or the main form ng ating cashier. Okay? So, may mga button tayo dito. First of day, new order. So, ito sila is naka-disable. So, naka-enable lang dito is si start of day, tapos log out. And then, dito makikita natin yung customer, transaction number, date and time, tapos yung ating menu. Tapos, dito naman makikita natin lahat ng mga order. Ayan. So, first is start of day tayo. And then, this tab, cashier, tapos starting cash na ilagay natin sa drawer. So, for example, lagyan natin siya ng 500. Then, start. So, once na naka-start na tayo, naka-disable na siya. So, pag ito, pinindot natin yung end of day, so automatic is nag-close yung transaction. Meaning, end of day, end of transaction. So, hindi na tayo makatransact pa. So, dito muna tayo sa show order. Ayan, so meron tayong table, 1, 2, 3, 4, tapos take out, tapos pwede tayong maka-add dito at maka-delete ng table or customer. So example, may customer nagpa-reserve, so pwede natin, pwede natin siya malagay dito yung customer name. Or pwede na natin i-merge yung table. So for example, gawa tayo ng bagong table na i-merge natin yung table. Table 6 and 5. So, pwede natin itong tanggalin. Ayan. Tanggalin natin to. So, lagyan natin dito. Table 5, 05, 06. So, dalawang table. 5 and 6. Okay. Pwede siya. Ayan. So, customer name is table 05 and 6, transaction number. So, yung transaction number natin is naka-format siya, naka-auto-increment. So, year, month, day, tapos yung series niya or yung counter niya. So, since pinakauna, so 1 nakalagay dito. So, meron tayo ditong category. So, pwede natin siyang i-all. Makita natin lahat. Breakfast, juice, pizza, drinks, coffee, cake, burger. Then, pwede natin siyang yun. So, for example, lagay tayo dito ng bangsilog. So, bangsilog is isa ka bangsilog. Or, tapos, punta tayo sa drinks. So, tapos, isang calamansi juice. Okay. Tapos, yung ibang order, so, isang milk tea na ganito, milk tea, so, order natin to lahat. So, automatic siya, example ito, no, ice coffee, so, since meron ng ice coffee dito, so, meron na ba? Wala pa. Ito, coffee. So, example, coffee. Meron na coffee dito. So, pag mag-add tayo ng another dalawa, so, automatic mag-sum up lang dito. So, ayan. Na-try na siya. Coffee is coffee. So, add tayo ng pizza. So, isang cheese. Isang Hawaiian. Okay, so example yan. Yan yung in order ng table
5 and 6. Okay? So, pag hindi pa bayaran, so okay lang siya. So, new or issue order. So, ito lang para mapalitan natin to. Or example, may nag-order na iba. So, dito tayo. New order. So, okay. And then, lagay natin dito si table 4. So, si table 4, nag-order siya ng isang cake. At saka, isang drinks. Example, ayan. Okay, tapos may nag-order pa na iba. So, dito makita natin, no, yung pula is, yung may mga order. Makita naman natin dito kung magkano yung order sa bawat table. So, for example, table 0 and 5, so meron siyang 1,760. Table 4, 160. And then, lahat ng bagong order is, dito nakasunod-sunod sila. So, ito yung una, ito yung sunod. So, example, si 1. So, si 1, hindi siya mapunta dito sa pinakauna. So, ano, dito siya makita natin. Nakasunod-sunod kasi yung order niya dito. Sample order tayo ng 1, isang coffee lang. Order natin. Ayan. So, check natin. So, yun yung 1. Okay. Tapos, si take out 2, may nag-take out. Order siya ng breakfast. So, dalawang long silog. Ayan. Okay. Tapos, pwede pa tayo maka-add. So, example, lagay pa tayo ng table 07. Ayan. So, meron na makita natin table 07 dito. So, lagyan natin si 07 ng order siya ng pizza. Tapos, coffee. Sa pang coffee. Tapos, burger. So, ayan. Nakita natin dyan lahat. Okay. So, example, bill out na siya. So, pwede siya. Select lang natin kung anong order ang bill out natin. So, for example, ito. Ito siya. Tapos, print order lang natin. So, ito yung makita natin na order. So, pag i-print natin, pag may thermal printer kayo, yung thermal printer na naka-design siya is yung sa thermal printer na 58 mm. Okay, so yung murang printer, thermal printer lang, nasa 700 plus lang yata yan. Okay, so pagbabayaran na, so payment tayo, payment, tapos lagyan natin 100, then makita natin yung change natin dito. Then pag accept payment natin, so nagtanong siya if do you want to print receipt, pag yes natin, so automatic, mag-print siya sa ating thermal. So, ino lang natin kasi hindi ko nilagyan ng thermal dito. Ano lang natin. No. Okay. So, try natin na saksakan natin ng thermal. On lang natin yung thermal natin. Tapos, lagyan na lang natin dito. Wala kasi tayong camera. So, yun lang natin. Ayan, naka-on na yung thermal natin. Okay, so, and tapos, tayo? Ito. So, available na yung yung isang table na binayaran natin. Ayan, tapos itong table na to. Bayaran natin. 1,800. Accept print receipt natin. So, check lang natin if hindi ko pa pala na-on. Wait.
Epson. So, sa Epson kasi siya na ano, nakalagay. Cancel natin. So, printer. Set printer default. Ay, cancel muna natin. So, make sure na, no, yung printer natin is naka-set default siya sa thermal. Kasi sa akin, naka-set default natin dito is yung sa Epson. So, ito yata yung manage set as default. Okay, so try natin if default na ba siya. Ayan, so default na siya. So, ayan, na-process na yung isa kanina kasi nabayaran na siya. So, ito, try natin tong i-accept payment. Example, yung money is 200. Yes. So, ayan. So, nandito na siya sa receipt. So, makikita natin dito sa receipt is customer table. Or customer table 04 kung sino naka-share, tapos yung date at time, then transaction number. So nakalagay dito is yung series 2, and then yung in order niya isang almond chocolate at saka Sprite, tapos yung subtotal, tapos discount, total, cash and change. Okay, so example ito siya. Ayan, pwede din kasi tayong maglagay ng discount. Paglagyan natin yan ng discount. So, discount. Lagyan natin siya ng example, 50. Ito lang yung babayaran niya. Then, apply lang natin siya. Okay. So, makita natin dito yung discount. Tapos, kung magkano lang babayaran. Tapos, payment natin. Ayan na lang yung babayaran niya. So, exact amount natin, 305. Tapos, payment natin. So, dito siya nag-print na naman. Ayan, kanina hindi siya nag-print kasi hindi natin na yung default na printer na naka-sit sa PC ko is yung sa Epson. So, dito makikita na subtotal discount 50, total, tapos cash kung magkano change at saka magkano yung change. So, nakalagay na change dito is wala. Okay? Ayan, so payment lang natin to lahat. Ito. Ito ba? Tapos if 3 to 70 accept. So ino lang natin kaya para hindi na no maubos yung ating thermal paper. Okay, so just in case na nagkamali is may refund. So ito is hindi naman to palagi, no. So just in case lang. So nilagyan natin siya ng refund. Then ang pwede natin ma-refund is yung transaction lang nangyari sa araw na to. Like for example, may na process na tayo or na complete order na natin or complete payment na natin pero hindi siya na serve. So ayun, makita natin dito kung anong transaction number siya. Tapos si for example, hanapan natin to. Ito na lang, 850. Ayan, so quantity kung ilan, so isa, tapos amount 85, new total 0 na siya, tapos kailangan dito yung password ng admin at saka anong reason bakit niya i-refund. So example, hindi na serve. So kailangan dito yung password ng admin or yung manager ng store para ma-approve itong ating process refund. So, once na ma-approve na siya, save natin. Ayan, 85 refunded. So, ayan, tinanggal na natin siya. Kasi 0 na yung quantity. Pero pag ito, nag-refund tayo ng 3. Tapos, 3 itong quantity. Tapos, na-refund natin is, try natin to. So, yung na-serve niya is, 2 lang. So, 3 yung ano niya. So, pwede natin siyang palitan. Ayan, 1. Tapos, ito yung total amount niya. Tapos, new total. So, lagyan natin, hindi na serve. So, admin. 1, 2, 3. Tapos, save natin.
Ayan, dalawa na lang siya. Okay? Ayan siya. Okay, so pag in of D natin, example in of D. So, in of D, close. So, once na i-close na natin, so pwede tayo mag-print ng X reading. So, anong meron sa X reading? So, kung anong terminal siya, anong cashier date, open, time, start, time, close, time in, tapos sales, ayan, sales niya, tapos list 50, total sales, tapos start cash, tapos yung total amount na bibigyan niya sa may-ari or sa manager. Tapos pag-print natin, so naka-design dito is yung sa thermal printer kasi ito yung sa cashier. Okay, yung mga printing sa admin is yung mga like for example, yung mga printer na hindi siya pan-reset. Yung pang E4 size kasi E4 size yung sinet natin sa admin. So, pag-print natin to, automatic to mag-print. So, hindi na lang natin i-print para hindi ano. At sige, try natin i-print. So, nandito na siya. Makikita lang natin dito sa report X reading. Tapos cashier, sino na cashier? Tapos yung terminal, date, open time, start, close, time in. And then, kung anong nakalagay dito. No? Kung anong nakalagay dyan. So, hindi natin pwede mag-process pa no? Ng order. Okay? Kasi, klinos na natin yung ano. So, hindi natin pwede siyang ma... Ayan. So, hindi na. Wala na. Kasi, end of din na siya. Okay. So, try natin ilagin sa admin or kahit ilagin natin ulit, no? Si cashier. Lagin natin ulit. Ayan. So, start of day, so, hindi siya pwede kasi close na sa araw na ngayon. Okay. Ayan. Lagaw tayo. Lagin natin si admin. Ayan. So, si admin. So, makita natin dito yung product. Ito yung product list natin. So, pwede natin siyang ma-edate. Ayan. So, kung nakita niyo dito, may mga check siya. Quantifiable sa non-quantifiable. Yung mga quantifiable, meaning, yung may mga ano, automatic, nagbabawas ng quantity sa inventory. So, yung mga non-quantifiable, so, yan check lang natin. So, yung quantity niya is zero. But still available siya. So, hindi lang siya kasali sa inventory. Kasi nilagyan natin ng inventory. Ito kasi yung gusto ng mayari. Okay. Ayan. Tapos, pag-add lang tayo dito. So, code lang natin dyan. Code, name, category. Anong category siya. Tapos, price. Anong price siya. Tapos, quantifiable. So, lagay natin diyan kung yung starting quantity kung meron status available. Pero, pag non-quantifiable, automatic zero siya. Okay. So, dito, hindi natin pwede ma-update yung ating quantity. No? Dito. So, saan tayo mag-add ng quantity? So, dito tayo mag-add ng, ayan, stocks. Example ito, sa plain burger, nilagyan natin siya ng bago. Naglagay tayo ng 10. Save lang natin. Ayan siya. Tapos, ito, nilagyan natin to ng 2. Save natin. Ayan. Okay, tapos dito tayo sa ating sales and reports. So, sales report. So, ayan yung makikita natin. Daily sales, weekly sales. Wala kasing transaction dito, no? Sa monthly. So, meron siyang monthly na, no? Wala kasing sales kahapon. Wala. So, ngayon ko lang siya kanin. Ano? Process. Okay. So, ayan siya. And then, So, pwede natin siyang ma-print by cashier. So, print natin siya. Print.
Ayan siya, makita natin dito. Print natin. Pair transaction. Tapos, meron tayong product inventory. So, start inventory at saka sold, kung magkano yung sold natin. Yung iba kasing sold natin is non-quantifiable. So, kaya hindi natin siya, no? Ayan. So, yung mga na-sold natin. Tapos, example ito. Start, 19. So, sold ng dalawa, 70 na lang yung available natin. So, makikita natin dito. Okay. Tapos, stock in report, yung in-stock natin na dalawa. Yan. So, by, ano siya, by filter by date. Kahapon, wala. Wala. So, ngayon lang, meron tayong na dalawa. Tapos, refund history. So, meron tayong refund history dito. Okay, refund history. Then, print preview natin. Ayan. Tapos, B-Selling. Meron tayong B-Selling dito. So, this year, kung ano yung ano pinaka B-Selling niya. Punta tayo ng start tayo ng January. January 1. Okay. So, print natin. So, pinaka B-Selling niya dito nakalagay is Red Horse. Mango 6. So, ayan. Total of order natin dyan. Tapos, log history. Ito yung log history natin kasi sino nung nag-login ng system. Tapos, z-reading. Ayan yung z-reading natin. Okay, z-reading siya. And then, raw materials. So, pinaglagyan siya dito ng raw materials. Pero, hindi siya, no? Manually inputted lang siya. Example, sugar is 1 kilo. Manual import lang siya. Ayan. So, diyan lang mag-import. Tapos, pwede natin ma-edit yung data. Tapos, quantity, 8. And then, pwede tayo mag-add. So, kung mag-add pa tayo ng isa, sample. So, naging siyam na siya. Tapos, itong sa salt natin is, kung mag-raw material out tayo ng isa. Tapos, ayan. So, manually imported lang siya. Gusto lang siya makita ng may-ari yung raw material niya. Ayan, yung sugar na add sa raw material sa out, meron siyang salt na nabawas. Okay, so, ganun lang siya. Hindi na siya, no, pinalagyan na ng report. So, sa kanya lang, since siya yan naman yung magamit, is makita niya lang dito or mamonitor lang niya yung raw material niya. Sa users, meron tayong dalawang uri ng users, admin at saka si cashier. So far is meron siyang dalawa. So, once na-install to sa kanila, so walang user makita dyan. So, sila talaga yung gagawa ng user. Settings, so yung title ng system, address, phone number. Tapos, meron tayong backup and restore ng ating database. And then, logout. Okay? So, ito lang yung ating, ano, yung ating ang ginawang POS void an inventory sa tawag dito sa risk to bar. So, I hope na-enjoy kayong nanood. See you next video. Thank you.